Maray na aldaw po ning Sabado sa Indugabos, mga tugang. Magandang araw po ng Sabat sa inyong lahat. Isang pagbati po galing dito sa pamunuan po sa ating opisina sa Southern Luzon Mission sa Bicol Region. Saan man po kayo naroon ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan niya muli tayo ng pagkakataong mag-review ng ating pong lesson sa araw po na ito. Mga kapatid, saan man po kayo, ang presensya ng Banal na Espiritu ang siyang makasama po natin sana sa ating pag-aaral ngayon. Tayo po ngayon ay nasa pang-sampung lesson na ng ating pong present na pinag-aaralang lesson. At ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay Remember, Do Not Forget. Saan man po kayo at anuman ang inyong ginagawa ngayon, sa pagpuri sa Panginoon, sama-sama po tayo na mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon na magbibigay po ng inspirasyon sa atin sa mga oras na ito. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin upang ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy nating makasama. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming pong kinikilala na kayo ang aming Diyos, puno ng karunungan, Diyos na nagbibigay po ng katalinuhan sa amin. Narito po kami ay nakaharap sa inyong mga salita. Inihiling namin na ang Banal na Espiritu nawa, Panginoon, ang siyang makasama po namin sa aming pong pag-aaral ng inyong mahalagang leksyon ngayon. Kinikilala namin na wala po kaming mga kakayahan upang ito'y maipaliwanag ng maayos. Bagko sa inyong Banal na Espiritu kami ay nananalig sa pagkakataong ito. Kaya, Panginoon naming Diyos, maari bang pagharian po ninyo ng inyong Banal na Espiritu ang aming mga puso at isipan sa pag-review namin ng lesson ngayon? Ito po ang aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon mga kaibigan ay muli nating ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Ang title ng ating lesson ay Remember, Do Not Forget. Kung titingnan po natin ang talata na binanggit po ng ating lesson sa pag-aaral po na ito, kakakitaan po natin ng kakaibang paglalahad sa Deuteronomy ang salitang remember and do not forget. Tingnan po ninyo sa Deuteronomy 9:7 sa pagkakasulat po sa New King James Version, ganito ang pagkakasabi. Remember, do not forget how you provoked the Lord your God to wrath you in the wilderness from the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against the Lord. Bago natin puntahan yung ibang detalye po nito, ang title ng lesson natin na nakapaloob po dito sa Deuteronomy 9:7, ang nais kong maikling pansinin po natin. Una, parang ito ay isang imperative command na nagbibigay po sa atin ng isang command, remember, at meron siyang exclamation point, do not forget. Una-una, ano ang bagay na ipinaaalala sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Moses? Ito po ay ang katunayan o ang dapat nating gawin na huwag sana tayong makalimot sa mga bagay-bagay. At ito ay inilahad dito sa sulat na ito ni Moses sa bayan ng Diyos. So ibig sabihin, bagamat maaaring mayroong pagkakapareho ang salitang remember at do not forget, mga kapatid, meron siyang imperative command. In the first place, God is telling us to remember, at doon po ang una niyang nais na ipaalala sa atin ay yung katagang huwag tayong makalimot. Kaya nga po, itong bagay na ito ay parehong, yung remember at do not forget ay pareho po silang, they are both referring to something human, something that happens in our minds, both verbs, and they are opposites. Kaya nga po sinabi kong opposite sila sapagkat yung maaari nating masabi that to remember is not to forget, and to forget is not to remember. Kanya lang, alam mo tayo mga tao, mga kapatid, we tend to forget. Maaaring pagdating ng mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa ating buhay, nakalilimot tayo. Maaari namang pagka mayroong mga magagandang bagay na dumating sa ating buhay, nakalilimutan natin yung mga masamang bagay. Kaya kadalasan at ang likas ng tao
ay nakakalimot tayo, mga kapatid. Kaya siguro ito rin ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita kay Moses ay pinaaalalahanan tayo na tayo ay matuto na alalahanin ang kabutihan ng Diyos at huwag natin po itong kalilimutan. Subalit, ano nga ba ang mga bagay na kinakailangan nating alalahanin? Meron lamang po tayong ilang mga bagay na i-discuss ngayon. Ayan po ang ating mga bagay na dapat nating alalahanin at huwag nating kalilimutan. Una, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Pangalawa, kinakailangan alalahanin natin yung mga paggawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay noong mga nakaraang araw. Gayun din, kinakailangan tayong magkaroon ng pag-alala ng kabutihan ng Diyos upang mapalayo tayo sa anumang kapahamakan. At alalahanin din natin na ang Diyos ang siyang nagbibigay at patuloy na nagbibigay sa atin ng mga bagay-bagay at lahat ng bagay sa ating buhay. At of course, napakahalaga, kailangan nating alalahanin kung sino nga ba tayo. Ngayon kapag ka pinag-usapan niyo ang pag-aalala sa mga pangako ng Diyos, ang ating lesson ay nagbanggit po ng isang mahalagang pangyayari sa Biblia at ito ay matatagpuan sa Genesis 9:16. Sabi niya, "The rainbow shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all the flesh that is on the earth." Ngayon, alam niyo yung istoryang ito, mga kapatid. Ang tanong, bakit kailangan ng Diyos na magkaroon ng rainbow ipakita sa atin? O kaya, ito ba'y nagsisilbing paalala sa Kanya? Makakalimutin ba ang ating Diyos? Never, mga kapatid. He never forget ang lahat ng kabutihan niya at pati ang kanyang pangako ay hindi po niya ito nakakalimutan. In other words, kung ang Diyos ay hindi makakalimutin sa kanyang pangako, sa pagtupad ng kanyang covenant sa atin, eh para kanino ang rainbow na ito? Ang rainbow na ito, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang pangako na hindi mababali sa anumang pagkakataon, anuman ang mangyari. In other words, ang pagkakaroon ng rainbow, mga kapatid, ito ay hindi upang i-remind ang ating Diyos, bagkus ito ay upang i-remind tayo ng mga bagay na ano? Number one, kapag nakakita tayo ng rainbow, kinakailangan alalahanin natin that we have to remember God's promises. We have to remember God's warning. We have to remember God's intervention in this world. Nangangahulugan lamang po ito, mga kapatid, that when we saw a rainbow up in the sky, napapatunayan natin na ang Diyos ay nangako sa atin na tutuparin niya ang kanyang covenant at sa pangakong yan, sapagkat yan ay nasa Biblia, hindi po yan nababali sapagkat ang salita ng Diyos sa Biblia ay hindi kailanman nababali. Ngayon sa pag-alala, concerning doon po sa mga bagay, mga araw na mga nakalipas. Ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Deuteronomy 4:32? "For as now concerning the days are the past which were before you, since the day that God created man on the earth and us from the end of heaven to the other, whether any great thing like this has happened or anything like it had been heard." Dito, si Moses, mga kapatid, ay nagbanggit ng tatlong mga bagay na kinakailangan alalahanin natin na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kabutihan na kung saan po gusto niyang maalala natin upang yun ang maging inspirasyon natin. Una, yung miracle ng ating Panginoong Diyos kung papaano ang kanyang bayan ay kanyang kinuha galing sa bondage of slavery sa Egypt. Imposible? Yes. Pero ginawa ng Diyos ang kanyang pangako na kukunin niya at ililiberate niya ang kanyang bayan sapagkat mahal niya tayo, mga kapatid. Pangalawa, sa verse 33 and verse 36, binanggit ni Moses yung pagpaparinig ng Diyos ng kanyang tinig sa kanyang bayan. At sila ay, kahit na gano'n ang sitwasyon, ay kinakausap pa rin ng ating Panginoon. At ganun din, mga kapatid, kung babasahin natin ang verse 38, ipinaalala din ni Moses sa kanyang bayan na bagaman sila ay nasa mahinang kalagayan, God still pinagtibay ang kanilang bayan at kahit na imposibleng manalo sila sa mga laban, sila po ay nanalo. Kanya po, bakit nga ba
ayaw ng Diyos. O bakit nga ba kinakailangan huwag nating kalimutan ang mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, and that you can enumerate down the line all of those miracles that God has done for us kahit na noong panahon hanggang sa kasalukuyan natin ngayon. Mayroon lamang dalawang bagay. Una, kinakailangan pong tayo ay magkaroon ng pagkilala na ang Diyos ang siyang Panginoon ng ating buhay. Mahalaga po ito, mga kapatid. Pangalawa, upang ating sundin siya at sa pagsunod po na ito, ang Diyos ay gagawa ng napakaraming paraan upang mas lalo pang ibigay sa atin ang biyaya ng ating Panginoon. Kapatid, ang pag-alala ng kabutihan ng Diyos ay siyang napakahalaga sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon that once upon a time, God ay gumawa ng bagay at kanyang tinupad ang kanyang pangako sa atin. And ultimately, sinabi din po ni Moses na ang pag-alala sa kabutihan ng Diyos, sa milagro ng Diyos, bagaman ito kuminsan ay parang imposible, ito po ay nakatutulong sa atin upang huwag tayong mapahamak. Kaya nga po, ang lesson natin ay napakahigpit sa ganitong mga uri ng pagkakataon, mga kapatid. Sabi sa Deuteronomy 4:9, "Only take heed to yourselves and diligently keep yourselves, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from all your heart all the days of your life, and teach them to your children and to your grandchildren." Ipapaalam po sa atin ang Biblia, mga kapatid, ano ang sikreto para wag tayong makalimot sa mga bagay na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Sapagkat alalahanin natin, mga kapatid, tandaan natin na ang tao ay napakadaling makalimot sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Totoo ito sa experience ng mga Israelites noong panahon, lalo na nung sila ay naglalakad galing sa Egypt papunta sa pangakong lupa na kung saan ay meron pong magandang kalalagayan para sa kanila. But when bad times ang dumarating sa kanilang buhay, lagi nilang nakakalimutan ang pangako ng ating Panginoon. Bakit nga ba? Hindi tayo dapat na makalimot. Para maka-avoid po tayo sa kapahamakan. Para maka-avoid tayo sa pagduda sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Para maka-avoid tayo sa walang kabuluhang pag-iisip na ang Diyos ay hindi na tutulong sa atin. Ang ating mga puso, mga kapatid, kung minsan, kung ang Diyos ay gumagawa para sa atin, willing tayo na gumawa din ng response para sa Kanya. Subalit, dumarating ang mga pagkakataon that we are tempted actually to move away from Him. And if we don't remember those moments and maintain our communion with Him. At I would like to give you this very important lesson today, mga kapatid. Ano ang paraan para tayo ay mga tuto at huwag nating makalimutan ang mga kabutihan ng Diyos sa atin? Verse 9 of Deuteronomy 4 is actually telling us one of the principles on how are we going to remember at kung paano natin huwag makalimutan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa huling mga linya ng talata natin binasa, sabi po rito, "And teach them to your children and your grandchildren." Kapatid, yung palang paraan para o prinsipyo o paraan kung paano po natin hindi makalimutan ang mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Ang isang sikreto ay ituro natin ito sa ating mga anak at ituro din natin ito sa ating mga apo. In other words, kapag tayo ay laging nagsasalita ng kabutihan ng Diyos na ating naranasan, kapag nagtuturo tayo ng kabutihan ng Diyos na ating naranasan, in other words, kapag inaalala natin ito, hindi natin ito makakalimutan. Kanya nga sa mga taong nag-aaral, hindi po ba sabi nila, the best way to learn medicine is to teach medicine. Di ba? The best way to learn a subject in nursing is to teach yung mga salita, na yung mga pinag-aralan nila. Ibig sabihin, kung yung mga bagay na paulit-ulit nating binabanggit, paulit-ulit natin na sinasabi, yon ang mga bagay na mariretain sa atin, and that
hindi natin yan makakalimutan, mga kapatid. Kanya nga, yung mga nag-review, mag-exam, mas gusto nilang nagtuturo din sila para na ma-master nila. That's why maswerte tayo sapagkat ang bayan ng Diyos ay merong paraan yan. Yan ay ang pagtuturo ng mga bagay na ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin, mga kapatid. At hindi natin yan makakalimutan. Kanya nga sabi ni Mrs. White sa Testimonies to the Ministers in Gospel Workers, page 31, sabi niya, "As I see what God has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us," mga kapatid. And, mga kapatid, tandaan natin that lahat ng mga bagay na mayroon tayo ay galing sa ating Panginoon. At yun din ang isang bagay na huwag nating kalilimutan. God helps us to prosper and takes care of our needs. He also warned us of the dangers of material comfort. We might think that we have earned everything. We have thanks to our own physical or mental effort. However, we should never forget that our strength, intelligence, and health is coming from our Lord, mga kapatid. Yan ang wag na wag nating kalilimutan, mga kapatid. Kung minsan, we are tempted to think na ang ating mga accomplishment, ang ating kabutihan, ang ating health, ang ating yaman, ang mga bagay-bagay na ito ay galing lamang sa ating sariling effort. Kapatid, that's a fatal mistake. Nakakamatay po na pagkakamali yan. Tandaan natin, ang Diyos ang siyang may akda ng lahat ng bagay, pati ng ating buhay. Kanya po, kung ganyan ang prinsipyo, tandaan natin na patuloy nating pag ito ang ating patuloy na inaalala, mawawalan tayo ng pagdepende sa ating sarili at higit sa lahat, magiging dependent tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya huwag nating kalilimutan na ang Diyos ang siya nagbigay ng lahat ng bagay. Ultimately, my dear brothers and sisters, ang pinakamahalaga bago tayo magtapos, tandaan natin o alalahanan natin kung sino tayo. Sino tayo? Tayo, ang bayan ng Diyos. Kanya nga sabi sa Deuteronomy 6:12, "Lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage." In other words, the memory of liberation from Egypt permits the Old Testament. The people of Israel still remember that event celebrating the Passover every year. Patuloy yan na isinusugo ng ating Panginoon na tayo ay kinakailangan ay mag-alala ng kabutihan ng Diyos sapagkat lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa atin, pati na rin ang limitations ng ating paggawa ay ipinapagawa yan sa atin ng Panginoon o itinatagubilin yan para sa kabutihan natin. Para sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, ultimately ang pinakamahalaga, ang tulad ng Passover feast na inaalala noong mga panahon ng Old Israel, sa atin ngayon, huwag nating kalilimutan na tayo rin ay iniligtas ng ating Panginoon. We have been liberated from sin. Tayo rin ay pinalaya sa kasalanan. Sa pag-alala natin ito, mga kapatid, dito ay lalo nating mapatutunayan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At kapag yan ang laging nasa isip natin, na tayo ay once upon a time ay makasalanan, ngunit tinubos tayo ng ating Panginoong Diyos, iniligtas tayo, tayo po ay patuloy maglilingkod sa Kanya na mayroong bagpapakumbaba. We must never forget that we were sinners, but Christ liberated us from sin and gave us new life. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Mga kapatid, isang napakahalagang bagay ang dapat nating tingnan sa pag-aaral na ito. Maraming bagay ang ginawa ang ating Panginoong Diyos sa atin in order for us to be liberated from sin. Tulad ng Israel, ginawa ng Panginoong Diyos ang kahit na anong mga bagay na kahit na sa tingin natin ay imposible para sila ay mailigtas sa kasalanan. Ngayon, gayon din mga kapatid, napaka makasalanan nating mga tao. Pero ginawa pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay para tayo ay mapalaya sa kasalanan. And ultimately,
bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa panghuli, nais kong basahin po sa inyo ang mga sulat ni Ms. White sa Our High Calling, sinulat niya noong May 9. Sabi niya rito, "The things we ourselves have experienced of the blessings of God through His gracious promises, we may hang in memory halls. In whether rich and poor, learned or illiterate, we may look and may consider these tokens of God's love. Every token of God's care and goodness and mercy should be hung as imperishable mementos in memory's hall. God would have His love, His promises, written upon in tablets of the minds, guard the precious revealing of God that not a letter shall become obliterated or dimmed." Mga kapatid, ang ating pag-aaral sa buong linggong ito ay nagbibigay po sa atin ng isang kasiguruhan na number one, ang Diyos ang siyang nagbigay ng lahat ng kabutihan para sa atin. Number two, ang Diyos, mga kapatid, ay nais niyang alalahanin natin ito upang huwag tayong mapahamak. And number three, ultimately, we have not to forget, huwag nating kalilimutan na iniligtas tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung itong mga bagay na ito ang laging ating nasa puso, hindi tayo mawawala sa pag-alala sa kabutihan ng Diyos at makalilingkod po tayo ayon sa kanyang kalooban na nais niyang ibigay sa atin. Remember, do not forget. Ang unang bagay na pinapaalala ng ating Panginoong Diyos sa atin ay ang katagang huwag nating kalimutan ng Diyos ang Panginoon ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pagdinig, mga kapatid, at sana po ang Banal na Espiritu ang siyang gumawa sa atin upang ang eksperyensyang ito ay patuloy po na maging experience natin habang tayo naghihintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus sa araw na ito. May the Lord bless us at patuloy po nating bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Maraming salamat po.